Ito ay ilan lamang sa mga bidyong lumabas at magpapatunay na meron umanong katiwalian na ginawa ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI laban sa mga miyembro, partikular na sa mga kabataan. Nahaharap sa kontrobersya ang SBSI dahil sa umano'y maling pamamalakad ng kulto, gaya ng panggagahasa, pang-aabuso, forced labor at maagang pagpapakasal sa mga menor de edad na miyembro ng grupo. May mga dating pulis umano at sundalo na miyembro ng SBSI na napag-alamang nag-awol o absent without official leave para lamang sumali sa kulto at mamuno sa pagsasanay sa mga batang miyembro para magkaroon ng sekretong military training. Kahit na umano ang mga may kapansanan o PWD ay walang exemption sa nasabing training, maging ang mga miyembro ng LGBTQ+A community. Sa pilitan din silang pinapaligo sa tinatawag na Aroma Beach, bilang kaparusahan, na kung saan ay magkahalo rito ang dumi ng tao at hayop. Samantala, pinagbawalan daw umano ni J. Renz Quilario o mas kilala bilang Senior Aguila, ang miyembro ng SBSI na magpagamot sa ospital. Ayon sa isang testigo, sinabihan sila ni Senior Aguila na huwag magpaturok dahil magiging zombie raw sila. Kasunod nito, ay ang paggawa raw umano ng sariling gamot gamit ang dumi ng kambing na inilagay sa isang kawali. Ayon sa isang testigo, ipapahid daw nila ito sa bata bilang gamot sa sakit. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga sanggol ang agad na mamatay dahil sa malnutrisyon at kawalan ng gamot. Merong isang buntis sa Kapihan. I don't know. I know mga taga Socorro is alam na alam niyo to at kilala niyo tong ano yung babaeng to. Buntis siya, nanganak sa Kapihan at ano hindi at mahirap siyang ano, kailangan siyang i-C-section. Hirap na hirap na siya. Ano? Tapos ang gunggong na Diyos nila, abay nagmamagaling. Alam mo yung hirap na hirap na yung buntis, hirap na hirap na. Nagmamagaling ang walang hiyang Diyos. Okay, one time, buntis si Debbie at nahihirapan. Hirap na hirap na mga anak. At ang yabang ng Diyos nila. Ang yabang-yabang. Andyan yung mga kumadrona na nakaano. Andyan yung mga kumadrona na nakaano. At saka yung kanilang undergrad na doctor, si Gladys. Ano? Andyan. Abay! Hirap na hirap na si Debbie, ano? Alam mo bang willing at ready ng operahan si Debbie ng high school, second year high school, na isang impostor sa pagiging isang Diyos. Ready na siya. Ba, nag-scrub na siya, mga kaibigan ko. Naka-scrub na siya dahil ready na siyang operahan at butasin ang tiyan ni Debe. Take note. Si Mang Dencio Sutana, inoperahan niya sa leeg, nagmamayabang pa siya, at pagkatapos niyang operahan, tinanggal yung bukol, ano? Pagkatapos niyang operahan, pinagsalita niya sa, ano, sa radio, na nagpapatunay na siya ay gumaling. Days later, nang pag-operas ni Mang Dencio, si Mang Dencio ay namatay. Pero hindi ipinaalam sa taga Kapihan kung ano na ang nangyari. Hindi pinaalam. Maybe ngayon lang nila nalaman na namatay nga si Mang Dencio dahil sa pag-oopera. Good morning, Victor. Hello. Dahil sa pag-oopera ni Jerin Sky kay Dencio Sutana. So, anyway, yung ating magaling na undergrad na doctor, siya ang kinakabahan para sa about to na gagawin ni Jerins. Ini-stop niya ngayon. Ini-stop ni Gladys. Senior,
Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gawin yan. Dahil alam nga ni Gladys na, pero mo, alakas na loob niyang mag-perform ng C-section. C-section, mga kaibigan ko. Kung hindi na-stop ni Gladys, abay, ginilitan niya na at inupirahan niya si Debbie doon sa kanilang center sa kapihan. So, luckily, nabuhay si ano dahil dinala sa Dapa Hospital si Debbie at ni-repair din doon sa Surigao. Biro mo yan. Makapal ang mukha at mayabang na nagpapaka-Diyos. So ngayon, anuin natin ngayon na yung kanilang tawag dito, pag-perform sa pagpapaanak ng mga buntis na mga bata kasama may mga edad na rin na nagbubuntis. Ngayon, si Jerin Skilario ang nagbibigay ng authority. Ino-authorize niya ngayon itong mga kumadrona na I think naging kumadrona lang doon sa kapihan na walang proper training, mga impostor na nagmamayabang lang. Alam niyo yan? Nagmamayabang lang na parang hindi naman nila naranasang manganak at nagpaano sa mga kumadrona, hindi naman ganun ang pagpapaanak. Kaya ito ang sagot ko sa question ni Senator Bato. Bakit karamihan ng mga namamatay ay mga bata na bagong panganak, days old lang? So, ganyan ang karumaldumal na krimen na ginagawa nila sa kapihan. Ngayon, namamatay ngayon yung mga bata, no? Walang pangalan, walang birth certificate, at walang death certificate as well. So kaya ngayon si Chinga, Dai, you are now reaping what you sow also. So dahil isa kang sinungaling at nagpapakabayani na ikaw ay magiging nasa trono kung akala mong masasalba ang inyong Panginoon, kaya ikaw ay nagmamagaling na humarap sa kamera at sa harapan ni Bato, wala kang ang galang, wala kang etiquette, nagsasalita pa si Bato, ang ating senator, ikaw ay nakasapaw na. Nagmamagaling ka kasi. Isa kang mayabang. Kaya ngayon, meron ka ng sudpina. So, congratulations to you. That's what you asked? So, you got it. You got it. So now, haharap ka na ngayon sa NBI. Chinga. So, ako'y hirap na hirap. Nagayahin ang inyong nguso nung nakaraang araw. So, ganyan galingan mo lang magsalita, no? Your Honor, I didn't mean to. I thought I can save my God, my fake God. So, I just tried to cover up our cemetery. So, yan. Kaya, matuto ka, Chingalaya Yamson. Matuto kang lumugar. Lumugar. Kung hindi ka pa rin mag-give up, Chinga, ikaw ay maiimbitahan din sa DOJ. Kaya ngayon pa lang, huwag ka nang magpapakabayani pa. Huwag na, huwag ka nang magpakabayani.
Okay lang yan. Kung ikaw ay nagpapakabayani kung totoo ang sinasabi mo. Anong sabi mo? Wala! Ito lang ang sementeryo namin! Ito lang, walang iba. Bakit naman nilipat? Ayan. Ayan. Tuloy ngayon. Nahukay ngayon. At, for the record, yung mga nag-i-speculate na pinolitika lang nila ni Governor Barbers at ni Senator Bato, kaya sila pumunta doon, I'm sorry. Isa din kayong kaklase nyo rin ang kupunan ng mga ob-ob. Mga ob-ob kayo. Kasama na kayo doon sa kanilang classrooms. So, bakit naging ganon? Dahil iniligaw nila ni Senator at ni Governor para magkaroon ng time. Magkaroon ng time ang mga kasamahan ng mga NBI na maghukay kung saan ang mga kamuting kahoy nila, pero yung sa ilalim ay mga kabaong at mga laman loob ng mga bagong panganak na inilibing doon. You see, nagkaroon sila, nakapaghukay sila sa luma, sa dati nilang yung pinakauna nilang illegal na cemetery. Anyway, lahat ng cemetery nila ay mga illegal. Kaya, nagkaroon sila ng time na maghukay doon sa una nilang cemeteryo. Na ngayon, they tried to cover it up by planting yucca para lang walang ano. Pero sabi ko nga noon, hindi nila hinukay yun. Hindi nila hinukay. Hindi. Sinong magaling na hukayin lahat ang mahigit sa 200 mga musmus na wala ng pangalan, hindi nga bininyagan, wala, inano lang nila na parang isang daga na kinain ng pusa at namatay. Inilibing ang mga anak ng mga nanay, nadala-dala nila yun for 9 months. 9 months, mga kaibigan ko. Mahiya-hiya kayo. Kaya, 2212. Call to. Never ninyong marinig sa bibig ko na kayo ay bayanihan. Hindi kayo bayanihan. Inano nyo lang, kinunchabo ninyo at inano ninyo ang bayanihan. In-invade ninyo ang malaki. At, napakagandang samahang bayanihan. Nung na-invade na ni Mamerto Galenida, Karen Sanico, at Jerin Skilario, Rosalie Sanico, and Janjan Ahok, doon sila nag-umpisa, lalong-lalo na nung ibinigay na ang kapangyarihan ng ating butihing Mama Nina doon kay Jerin Skilario. Kasi nga, nagtatrabaho sila araw-gabi, mga kaibigan ko. See, yung mga alagad ng kulto, nagtatrabaho sila araw-gabi. Paano makumbinsi ang ating Mama Nina? Look, nakumbinsi na ano? Nakumbinsi na. Ibinigay na ang kapangyarihan sa kanya. Anong ginawa nila? Hinukay nila yung daan papunta doon sa kanilang function hall, doon sa May Agila, Barangay Agila, no, kung saan sila nag-ano. Hinukay nila mula doon sa bahay kasi malayo sila ni Mama Nina. For the record, mga kaibigan ko, wala silang alam sa mga pinagagawa nilang mga katarantaduhan. Kasama na doon sila ni Ralna Samubet. Alam? And the worst, hindi nila alam. Dahil Ralna and Raldin
ang mga kulto, yan yung ano nila, treated sila sa kanilang dalawa. So, ganito yan ha. Ngayon naibigay na yung kapangyarihan, ano, sila na yung magdedesisyon. Ang ginawa ng mga walang hiyang kriminal, hinukay yung daan papunta doon sa kung saan sila magtitipon, kung saan sila nakatira. Ang mga kriminal, mga hudlum na kriminal, Jerins, Karen, at Janjan. Kasi magkakasama yan sila sa bahay. Binutasan niya, hinukay nila yung daan ng... Kasi si Mama Nina hindi na nakakapaglakad, mga kaibigan ko, ng gayong kalayo. So, nagda-drive talaga. So, in order for them not to go there, hinukay nila yung ano, papunta ron. So, hindi na nakakapunta ang ating butihing leader. Kaya, pakisuyo doon sa nagtatag na SBSI, cult. Hindi ho, isang biktima ang bayanihan groups. Biktima, biniktima, sinindikato ng mga walang hiyang Mamerto Galanida, Karen Sanico, and Jerin Skilario, at saka mga dalawang bugaw na Janet at Janet Ahok and Rosalie Sanico. Sinindikato nila ang nananahimik na magandang grupo at pinakamalaki. Sinindikato ng mga walang hiya. Kaya yan. Kaya to para maano ninyo na tama yung aking sinasabi. Tingnan ninyo yung kanilang hymn. Tingnan ninyo yung mga sulat nilang ano, yung kanta nila. Ni isang salitang bayanihan, wala. Wala kayong makita, wala kayong maririnig. Walang sinabing member sa bayanihan para kailangan nating magsandugo. Kailangan nating mag-blood compact para ikaw ay masasabing tunay na member ng bayanihan. Wala ho. 2212. Pati sa kanta nila, 2212. Sumakay lang sila, in-invade lang nila, sinindikato nila ang bayanihan. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Sinindikato ng mga walang hiya. At pinarusahan ang mga members na walang alam, kundi ang sumunod dahil akala tunay. Dahil inintrigo sila ng aming butihing Mama Nena. Akala nila na ganun pa din. Ganun pa din ang pagpapalakad. Ang Mama Nena is hindi, never siyang nag-utos na ibenta ang mga kabahayan at mga ari-arian nila. Never, ever. Yun. Yaan ang totoo. At saka, isa pa. Nagtataka kayong si Ral na ay, ano, walang pakialam. Akala natin walang pakialam na sunod-sunuran siya. Isang biktima, mga kaibigan ko. Naaalala ninyo. Naaalala ninyo yung time na meron silang pagtitipon sa ano ng Shera. Pinangunahan na nila ng tawag dito, yung pagpapaalam na one day, maghanda na kayo dahil ang mga anak ninyo ay bigla na lang mawawala dahil merong mga angels na tutugtog ng trumpeta. Kaganda ng tugtog at ang mga bata hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili kundi sundan ang tugtog. Guess what? Kasi nagpaplano na silang mag-venture out ng kidnapping and to sell organs. At eto pa, ang una nilang bibiktimahin dahil sa isang threat ang mga anak ni Mayor Denya at apo ni Mama Nena ang sasampulan nila.
ay ang mga anak nila ni Ralna at ni Raldin na hinto lang dahil nag-iyakan ang mga ano. Nag-iyakan ang mga members. Mahal na mahal na mahal ang magkapatid. Kaya lang, siniraan sila, umpisa ng paninira si Karen Sanico at Rosalie. Maaalala ninyo, mga kaibigan ko, dalawa ang bakery na Raldin. Dalawa ang bakery. Nagsasalita ako ha, baka nakalimutan ninyo. Kasi nasabi ko na to way back na ano. Dalawa ang bakery ni Raldin. Pinadapa. Pinadapa nila ni Karen Sanico ang bakery ni Raldin na dalawa. Alam mo kung ano ang ginagawa? Binahay-bahay nila. May mga tauhan sila. Binahay-bahay. Para siraan ang negosyo ni Raldin na hindi masarap. Huwag kayong bumili doon dahil si Raldin ay isang agukoy lang naman. Agukoy meaning, hindi naman siya talaga tunay na bayanihan since birth. Ganun ang tinatawag nila. Ngayon naman ang mga tao, naniniwala, wala nang bumibili sa bakery ni Raldin at sa kanila na. Ngayon, tama ba yun? Yun ba ang gawain na sumusunod at nagki-claim na mga immortal sila? Ganun ang pinapaalam ng kanilang Diyos na sila ay mga immortal. Diretso sila sa langit. Pero ang mga gawain nila ay mga hayop. Kampun ni Satanas ang gawain nila. Meron mo yung one time, yung pinost ko dyan, mga kaibigan ko, na isang pagtitipon. Isang reception ang tinatawag nila. Guys, more or less an hour sa isang madilim. Lahat ng mga kalalakihan na members na nandoon, more than 120 men, pinaghubad, mga kaibigan ko, pinaghubad. At nag-i-exercise sila doon para daw, dahil nga pinaghubad ni Jerins, dahil daw, para daw masabi kung gaano sila ka tapat sa kanya. Para mawala ang pride nila, pinaghubad. Hubot-hubad, mga kaibigan ko. Nag-jumping rope sila, nag-tumbling-tumbling doon. Kung ano yung tinatawag nilang masi-masi. Mga hubot-hubad, kasama pa, may meron pang magtatay, mga kaibigan ko. Meron pang magtatay, mga animal. Ganon sila kung magpaanak. So, sino ang nakapanganak na ang nagpaanak ay kumadrona? Hindi naman ganun. Ah, bukod doon ha, paiinumin ng mantika ang nanay. Yung mantika na gawa sa nyug. Mula sa nyug yung gawa nilang lana ang sinasabi. Pinapainom ko, hindi ba naman siya sira ulo? Ang bata ay ang baby. Grabe ang sensitive noon. Grabe. Kaya lasog-lasog ang bata kaya hindi umaabot ng isang linggo. Swerte na lang yung aabot ng ilang buwan. Kasi bali-bali na yung kanya mga buto or ano? Sira na, pati nga siguro may organ nang sumabog doon sa loob. Kung ganong klase ang pagpapaanak. Ganong klase ang pagpapaanak nila, mga kaibigan ko. Kaya, bukod na sa walang proper na prenatal at pagpapaalaga ng doktor yung buntis, pag nanganak pa, ganon. Hindi lang yun. Nilason pa yung bata na nasa loob na ng ano, nasa, sa loob ng napupunan ng nanay.
Unang-unang nag-initiate ng krimen ay yung Diyos nila kasama yung mga kumadrona nila. Gaganunin ng kumadrona ang nanganak. Kari-mari-mari mga kaibigan ko yung ginagawa nila at yung Diyos nila na makapal din ang mukha, na nagmamagaling, wala namang alam. Naghihintay lang sa time na ma-finger niya ang nanganganak. Wala siyang pinipili, mga kaibigan ko. Ang kapal ng mukha mo. Kaya dapat lang sa'yo talaga is mabulok ka sa bilangguan. Mabulok ka sa bilangguan or kaya ibitay ka ng patiwarik. Bitay ka ng patiwarik, nakalublob sa drum yung mukha mo na may alkitran. Buti na lang si Debbie. Buti na lang, may anghel ka pa, Debbie, na si Gladys ang nag-stop sa Diyos. Buti na lang, hindi nagsabi ang Diyos. Ba't ka nangingialam? Diyos ka ba? Eh ako ang Diyos. Kaya, hiwain ko yan. Sabihin ko, hiwain. Hihiwain ko yan. Sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.